Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at ganun din sa mga listeners ng inyong programa. My name is Noel. I'm in my 20s at isa akong software engineer. Napasulat ako sa inyo kasi I need to unload a couple of things. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na I've been through a lot, Popoy at Bea. At kahit kayo ang nakakasama ko tuwing nasa biyahe at nasa trabaho ako, I feel like kayo rin ang pwede kong hingan o hingahan kahit papaano. Pero ano nga ba ang pinagdaraanan ko? Well, one thing is for sure, may kinalaman siya sa pag-ibig. I met Catherine nung college pa lamang ako. Magkaiba kami ng kurso at magkaiba rin ng school. Pero na love at first sight ako kay Catherine nung ipinakilala siya sa akin ng isang tropa ko. Kath is pretty tall. She's 5'6" at ako naman ay 5'8". Morena siya, athletic, very smart, achiever, at higit sa lahat ay napakaganda. At kahit na suplada siya, chinaga ko talaga ang dalawang sakay ng jeep at isang tren na biyahe para lang makita siya. Opo and Bea, Kath was very hard to get. At hindi niya sinasadya yun. Talagang kailangan mo lang taasan ang kalidad mo bilang isang lalaki para makuha ang puso niya. At bukod sa kanya, kailangan mo ring makuha ang puso ng pamilya niya. But I'm very proud to say na napa-oo ko rin eventually si Catherine. At umabot na nga kami ng maraming taon. Siyempre, hindi perfect ang relationship namin, Popoy at Bea. But we were happy. Kahit galit kami sa isa't isa o nag-aaway, we were happy. At yung happiness na yon ang naging susi para tumagal kami. Ang motto nga namin noon ay mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Pwede nga. Magpo-propose ka na? Kailan? Sige nga. May singsing ka na ba? Patingin. Asan? Grabe ka naman makareact, Jonas. Para namang wala kang bilib sa akin. Oy, Noel. Bilib ako sa iyo sa maraming bagay. Pero yung pagpapakasal, hindi biro yan. Tinan mo ako. Isang taon after graduation, kinasal na. Di kasi ako marunong magpigil ng bahala eh. Patingnan mo tuloy. Wala pang dalawang taon pagtapos ng panganay namin. Ayan, may kasunod na. Nakadalawa na kami agad. At sinasabi ko sa iyo, par, mahal ko ang asawa ko. Pero ang daming beses ko na siyang gustong hiwalayan. Kasi nga, hindi madali. Nagigets mo ba? Oo, nagigets ko. Pero tol, ako ba ikaw? At sikat ba yung misis mo? Magkaiba tayo ng ugali. Tsaka 7 taon na kami, kaiba na misis mo. Oh, no offense ha. Pero magdadalawang taon pa lang ata kayo na nabuntis mo siya eh. Kami ni Kat wala pa kaming anak. Kaya pag kinasal kami, may time ka para mag-adjust na kaming dalawa lang. Eh, oo naman. Tama ka naman. Hindi naman kita pinipigilan. Pero gusto ko lang i-double check kung talaga sigurado ka na. Eh, may ipon ka na ba? Meron na. Magkano? Ha? Magkano nga? Ako yung magsabi kung pwede na yan o hindi pa. 300. 300? Mga 300K. May konting sobra pa siguro. 300? Invalid? Wala. Saan ba ko ikakasal? Sa simbahan. Magkano plano mong gastusin doon? Oh, 100K. Ingrande ba?
Hindi, syempre, yung simple lang. Eh, sikat, anong gusto? Parang simple lang din. So, di mo sigurado? Syempre, hindi pa naman namin napag-uusapan lahat. Saka na siguro kapag engage na kami. Bay, sing-sing ka na. Ibili pa lang. Huwag muna. O, bakit naman? Magpayamang ka pa. Bata ka pa. 27? O, bata pa yan. Paabot ka ng 30 o kaya 35, ganun. Ang tagal naman nun. Humanap ka muna ng pag-iinvesta ng pera mo. Negosyo o kaya lupa, basta magpayamang ka muna bago ka magpatali. Kasi itatapon mo lang yung 300 kay pag nakasal na kayo. Ay, isip mo ba kung saan kayo titira? Eh, apartment muna siguro. Mali, tapon pera din yung mangungupahan. Maghuhulog ka lang din naman eh, sana yung mapupunta na sa pangalan mo yung titulo. Teka nga. Nagugula na ako sa'yo eh. Ang dami mong payo, ang dami-dami mong gusto ipagawa. Eh kasi nga galing na ako dyan. Sa ating dalawa ako yung may experience sa pag-aasawa. Kaya makinig ka lang muna sa akin. Relax ka lang. Huwag mo munang ayain ng kasal. Magnegosyo ka muna kahit ilang taon pa. At makikita mo, iba na yung pananaw mo paglipas ng panahon. Yung akala mong tamang desisyon ngayon, isang malaking pagkakamali pala bukas. Wow, mahal pala ng presyo ng lupa. Lupa pa lang, wala pang bahay, oh. Meron mga mura pero ang hihirap puntahan. Ang layo sa mga ospital o kaya eskwelahan. Di rin pala madali maghanap ng lupa. Babe, anong ginagawa mo? Kakauwi mo pa lang from work, nasa tapat ka na kaagad ng computer. Ba't di ka pa maligo? Kakain na tayo ng dinner. Dalian na lang natin, ha? Kasi kailangan ko ring umuwi sa amin agad. Sige. Mabilis na lang to, tapusin ko lang, maliligo na ako. Teka, anong ginagawa mo? Naghahanap ka ng bahay? Ng lupa, actually. Tingin? Tumitingin pa lang naman ako, just in case, diba? Alam mo na, for future reference. For future reference? Eh bakit parang anlalayo ng listing na tinitingnan mo? Ito sa Nueva Ecija, meron ka pang Baguio? Baguio talaga? Meron akong isa pang tiningnan, Pangasinan, dun sa may magandang beach na gustong-gusto mo. Bulinaw ba yun? Ha? Huh? Bakit ka naman maghahanap dun? Eh, di ba andun yung favorite beach mo na kada taon na lang binabalik-balikan natin? Oo nga, pero hindi ibig sabihin nun, eh gusto ko dong tumira. I just want to go there every once in a while, pero hindi para tumira, no? Well, aside from that, mas mura din ang lupa dun. Siyempre, anlayo sa Manila eh. Pero peaceful. Tahimik ang buhay, hindi nakaka-stress. Babe, what are we even talking about? Naghahanap ka ba ng future house natin? Something like that. Well, you're looking at the wrong place. Kung rest house lang, sige, magpatayo ka dyan. Pero kung bahay, as in titirhan natin 24/7, hindi ako papayag na ganyan kalayo, no? No, never. At saka, ang aga-aga pa para maghanap ka ng ganyan. May pera ka na ba? May ipon ka na? Malaking magagastos mo, hindi lang lupa, kundi sa entire development ng lugar. Like, million-million yung gagastusin mo, ano ka ba? I know, Kath. Alam ko naman yan eh. Hindi naman ako nagda-daydream lang. Aware naman ako sa mga gastos-gastos na yan. Ang akin lang, wala namang masama maghanap na ngayon. Hanap lang naman eh, para mapaghandaan, di ba? Yeah, I get it. Pero hindi ganyan kalayo. Para kanino ka ba naghahanda, ha? Para sa sarili mo. Kasi there's no way natitira ako sa lugar na ganyan. Andito yung family ko, Noel. Pati trabaho ko. Mga kaibigan ko, nandito lahat. As in lahat. Teka nga, bakit ba galit na galit ka? Hindi ako galit. Ayaw mo ba yung lugar na tinitingnan ko? O ayaw mong pinaghahandaan ko yung future natin? Ha? Speaking ah, dapat pala tinatanong na kita ngayon pa lang. O ano? Teka, pwede bang kumalma ka muna, Kath? Irita ka for no reason. Calm down. Nga ka na malalim. Anong itatanong mo? Anong nakikita mo sa atin? Anong future ang plano mo para sa atin? What do you mean? Eh para lang nasa same page tayo. Number one, gusto mo ba magpakasal balang araw? Sa akin, syempre. Yeah. Okay, good. Kasi ako rin.
manage din ang future na nakikita ko para sa atin. Okay, question number two. Okay ka naman magpamilya tayo? As in, magkaroon ng anak, maraming anak. Wow! Wait, teka. Anong ibig sabihin yan? Teka nga, huwag ka munang mag-react ng ganyan. Huwag kang OA. Bakit ang tagal mo sumagot? Eh kasi, nagko-compose pa ako ng sasabihin ko, okay? Wait lang kasi. Okay, sige. Ano yung kinukompose mong sabihin? Look, syempre gusto kong magkaroon ng anak. Isa lang? Fine, mga anak. One day. One day? Hindi agad-agad. Hindi right after ng kasal. Gets mo ba? Okay. I mean, marami pa kasi kung kailangang isettle sa family ko. Yung dad ko, bedridden sa ngayon. Marami pang kailangan. Plano pa nga naming ipa-therapy siya eh. Akala ko wala nang pag-asa. Pwede pa rin namang sumubok. Kaya, alam mo yun? Mahihirapan ako kapag nagka-baby tayo agad. Hindi ko maaalagaan si dad. Kath, babe. Apat kayong magkakapatid. Pangalawang anak ka. Hindi ka panganay. Hindi ka bunso. Kapag inasal na tayo, sa ibang bahay ka natitira. It's not that simple. Sa ibang bahay man ako tumira, pupunta pa rin ako sa amin to check on dad. Matanda na rin kasi si mama. Oo nga, pero may tatlo ka pang kapatid. Bubukod na si Kuya JC this year. Yung dalawang mas bata naman, eh, nag-aaral pa. They can't handle dad the way I can. So paano? Kailan tayo magkakababy? I don't know. Malalaman natin kapag dumating na tayo sa point na yon. Well, sa bagay, hindi rin naman magtatagal si Tito. Hindi naman forever ganyan. I'm sorry, what? Anong sabi mo? Oh, shoot. Oh, sorry, babe, sorry. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Mali. Mali yung pagkakasabi ko. Sinasabi mo bang inaabangan mong mamatay si dad? Na eventually mamamatay din siya? No, syempre hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ano, katano ka ba? Ibig ko sabihin, alam mo hindi magiging forever ganyan. As in, forever, yung family situation ninyo. Come on, Kat. Look at the reality. Matanda na si Tito, mahina ng katawan. At alam mo yan, darating din yung araw na... Again, I'm not saying agad-agad. And I'm not wishing na sana'y agad-agad. Basta darating din yung araw na mamamahinga din si Tito. And when that time comes, maybe ready ka na magka-baby. Yun lang naman. Alam mo, isa talaga sa difference natin yung ganyan. Yung ganyan? Anong yung ganyan? Palibhasa, only child ka. You're insensitive sa bagay na may kinalaman sa pamilya. What? I'm not insensitive, Kat. Kaka-explain ko lang ng sarili ko, di ba? Ikaw tong hindi makaintindi. Kung ako insensitive, ikaw naman OA sa pagka-sensitive. Alam mo, hindi na maganda yung direksyon ng usapan na to. And I don't like what I'm feeling. Kaya tingin ko, uuwi na ako. Kat naman. Hindi, uuwi na ako. Tutal nagmamadali naman din ako eh. Kasi hinahanap na ako sa amin. Sorry ah. Uuwi na yung super sensitive mong girlfriend sa family niya. Na hate mo. Hate na hate? Ano? Diyan ka na nga, nakakairita ka eh. Teka Kat, anong hate na hate? Kat naman eh. You know that's not true. Kat! Popet Bea, Kat and I are really different sa maraming bagay. Una, sa pamilyang kinalakihan. Only child ako eh. Samantalang si Kath, apat silang magkakapatid. Nakatira sa isang malaking bahay. Tapos kasama pa sa bahay, yung dalawang pinsan niyang nakikitira sa kanila. Lumaki si Kath, Popoy at Bea sa isang maingay na household. Pangalawa siya pero parang siya yung panganay. Kaya loud and control freak din itong si Kath. Nasanay siyang in charge sa maraming bagay. Not to mention, parang ang bilis-bilis niyang kumilos. She's always on the go, always on the run. Never wasting time, never walang ginagawa. Samantalang ako lumaking kalmado, lumaki sa tahimik na pamilya, walang pressure, walang ingay. Sanay ako sa taking things slowly. But surely, sanay ako sa taking my time. Kaya doon kami palagi nag-aaway ni Kath.
we have different pacing. We have different ways in handling different situations. Kapag may problema, kahit may solusyon na, nag-aaway pa kami kung paanong i-execute yung solution. Pero bakit nga ba kami tumagal ng 5 years? Well, that's because of our one thing in common. Parehas kaming never give up ang motto sa buhay. Every time nag-aaway kami, breaking up was never an option. Cool off pwede yung pahinga for a few days, pero break up, never naming binanggit yung bagay na yun o ginawang panakot sa isa't isa. Hanggang sa nagkaroon nga kami ng isang issue na hindi ko inaasahang mangyayari. Na-stroke kasi ang dad ni Kath at naging bedridden na for a long time. But a few weeks after nung usapan namin na narinig nyo kanina, Kath's father passed away. He had a heart attack. But sadly, he did not make it. At sobrang naapektuhan si Kath, Popoy at Bea, to the point na pati ako ay nadadamay na. Kumusta kaya si Kat? 4 na araw na siyang hindi makausap na maayos eh. Alam ko kalilibing lang na dad niya almost 2 weeks ago, pero parang hindi naman tama na hindi kami nagkikita. Tawagan ko. Baka mamaya hindi na maganda lagay nun. Tagal ah. Hello? Babe, kumusta ka? Kumusta kayo dyan? Okay naman kami. Pwede na ba akong pumunta dyan? Babe, pwedeng next week na lang. Next week? Next week pa? Eh babe, 4 na araw na tayo hindi nakikita. Tapos hindi ko pa masyado nagre-reply sa messages ko. Siyempre nag-aalala ako. Don't worry, we're okay. We just need time. Alam ko naman yun, pero bakit parang naitsapwera mo na ata ako? Siyempre, gusto kitang samahan at damayan during these times. Alam ko. Pero kung gusto mo talaga kaming damayan, then leave me alone muna sana. Leave you alone? Babe, okay ka lang ba? Okay lang ba tayo? Yeah, we are. Anyway, I have to go ha. May pinapagawa pa si Mama eh. Tawagan na lang kita bukas. Bye. Pero, teka... Binabaan ako. Tama ba yun? Hindi pwede to. Puntahan ko na nga lang siya. Hey. Ay, babe, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko naman, give me time? Kath, kinakabahan na kasi ako dyan sa mga sinasabi mo eh. Nakakaaning yung part na wala akong alam sa mga nangyayari sa'yo. Baka mamaya depressed ka na or what? I'm okay, okay? Madami lang akong inaasikaso rito. Gaya ng, ano, let me help you. Ay, you can't help me. Of course I can. Boyfriend mo ko. Sabihin mo kung ano kailangan mo at gagawin kong best ko para magawa yun. Noel, umuwi ka na. Hindi mo ako matutulungan. Matutulungan kita. Ano bang problema? Umuwi ka na. Kahit ano pa yan, tell me. It's not that simple. Try mo lang. You can't, Noel. You can't help me. Ano nga? Lalo na at isa ka sa mga problema. Ha? Teka,
Anong isa ako sa mga problema? Ano sinasabi mo? Catherine, ano bang problema? Ba't kasama ako sa problema? Sabihin mo na masolusyon na natin. Let's break up. I need a break. I want a break. Let's break up. Sorry Kat, mali yata ako nang narinig. Sinasabi mo ba sa akin na nakikipag-break ka? Oo. I need a break, Noel. Pero bakit? Bakit kang may kipag-break sa akin? Wala naman tayong pinagawayan o pinag-aawayan. Wala tayong nakabinbin ng issue for the longest time. So, why are you breaking up with me? Noel, pagod na ako. Saan? Sa akin? Bakit ano ba ginawa ko? Pagod na ako sa lahat ng bagay. Sa'yo, sa family ko, sa trabaho, sa lahat. Okay. So sa process of elimination, ako yung napili mong tanggalin sa buhay mo. At saka saan ang galing yan, ha? Bakit wala akong alam na may pagod ka palang nararamdaman? Like, what the hell? Well, I'm sorry kung hindi ko nagagawang sabihin lahat sa'yo yung nararamdaman ko. Hindi rin naman kasi ganun kadali eh. And I'm trying to protect our peace. Pero anong magagawa ko kung kakatahimik ko pa lang, sasabog din ako? Pero bakit pagod ka sa akin? Ano bang ginawa ko? Ha? Saan ka napagod sa akin? O sige. I'm just tired, Noel. At kailangan kong magbawas ng tao at responsibilidad. Pero bakit ako? Bakit ako'y napili mong tanggalin? Alang anumang pamilya ko. Bakit hindi yung trabaho mo? Huwag kang mag-alala. Sabay kayo. Bukas magre-resign na ako. Anak ng tutubing karayom. What the hell is wrong with you, Catherine? Kamamatay lang ng dad mo tapos ganitong gagawin mo? Yun na nga eh. Kamamatay lang ni dad. At hindi ako makagrieve ng maayos kapag nandyan ka. At yung lecheng trabaho ko. I can't be there for my family because I have to be there for you. And for my stupid company. Naiintindihan mo ba? I just want to breathe. I want to be alone. Eh di huminga ka. Hinga. Oh, ngayon na. Inhale, exhale. Noel naman eh. You want to be alone. O sige, aalis ako. Ilang araw ba kailangan mo? Dalawa? Lima? Isang linggo? O sige, ibibigay ko. O ano pa? Ano pa kailangan mo para mabalik yung peace of mind mo? Sabihin mo lang. I want to break up. Pwera lang dyan. Pwera lang dyan, Catherine. Hindi ko ibibigay yan sa'yo. Kung ganyan ka, edi mas lalo ko lang napatunayan na dapat nga ako makapaghiwalay sa'yo. Kat naman! Ang labo eh. Ang labo-labo. Dapat nga mas kailanganin mo ko ngayon para may masandalan ka, di ba? May katuwang ka, hindi yung ganyan. Ano, didispatchahin mo kung kailan nasa krisis yung pamilya mo? Mali yan, Kath, mali yan. Tanggalin mo na lahat ng tao, katrabaho mo, kapitbahay, mga kaibigan mo. Huwag lang ako. Huwag ako, Catherine. Huwag yung taong walang sawang nagmamahal sa'yo ng 7 taon. 7 taon! Huwag ako. Huwag ako, Catherine. Mawa ka naman sa akin, oh. Mawa ka naman. Naku mo sa akin, di magbabago. Ngunit, bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan. Laman lang paalam, ano ba ang naging dahilan? Kahit naman, hindi mo naman ako kailangan paalisin agad eh. Noel, please. Gusto ko nang magpahinga. Alis naman ako, pero baka pwede naman. Puyat ako, kailangan ko nang matulog. Pwede matulog ka. Sa kama ka, sa sahig ako. Noel, please. Kahit ngayon lang. Babe naman. Babe. Noel, uwi na. Promise, last na to. Sasahig ako, kaya sasala. Noel, please. I'm tired. I really want to rest. Hindi mo ako mararamdaman. Hindi kita kukulitin. Alis na, Noel. Babe naman, seryoso ba yan? Noel, isa. Babe, please. Isang gabi lang. Patulogin mo lang ako dito kahit isang gabi lang. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makahinga eh. Hindi nga kita tatabihan. Oh, dito, dito. Dito ako sa bench na to. Oh, ito sa lanay ninyo. Kahit dito na lang ako matulog, huwag mo lang ako palisin. Noel, alam mo sa ginagawa mong yan?
lalo mo lang akong ginagalit. At kapag ako sumabog, Noel, hindi mo magugustuhan kung paano kita palalayasin. I'm done, Noel. I'm so done. But I'm not. Pwes, hindi ko na problema yun. That's on you. If that's how you feel, then you solve it. Pero solve it somewhere else. Kasi kailangan mo nang umalis. Alis na, Noel. Brutal mo naman sa akin, Kat. Kung kausapin mo ako, parang hindi mo ako minahal ng 7 taon na. Ano, hindi mo ba ako minahal? Ha? Yun na ba yun? Na fall out of love ka? Umaming ka. Mahal kita, Noel. Totoo yun. Pero sa sobrang pagod ko, tinatamad na akong mahalin ka pa. Kaya kahit hindi na ako na-fall out of love sa'yo, feeling ko, pwersahin ko yung sarili ko para gawin yun. Mawala ka lang sa buhay ko. Popoy at Bea, when Catherine's father died, naging emotionally unstable ang buong pamilya niya. Lalo na nga si Kat kasi daddy's girl siya eh. At siya rin kasi yung punong abala sa pag-aalaga sa tatay niya noon. Bukod doon, marami silang kailangan mga bayaran. Hospital bills, mga utang sa kamag-anakan na napunta rin sa medical expenses ng dad ni Kat. At higit sa lahat, yung tuition fee ng 2 kapatid ni Kat na nag-aaral pa rin. The thing was, meron sanang inaasahang pera si Kat mula sa pinagtatrabahuhan ng dad niya. Pero for some reason, hindi nila ito makiklaim dahil kulang sa mga papeles. Kaya talagang sagad sa buto ang stress ni Kat. I mean, I do understand how she's feeling, Popoy at Bea. Nagluksari naman ako, nalungkot din ako, umiyak din ako. Siyempre, malapit din sa akin si Tito. Parang pangalawang ama ko na siya, kung tutuusin. Unfortunately, ako ang nabunot sa paraffol kung sino ang dapat dispatchahin ni Kat sa buhay niya. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, Popoy and Bea, never give up, never say die ang motto naming dalawa. At kahit ako na lang ang tutupad sa usapang yon, ay gagawin ko. Kasi alam ko na during that time, kailangan ni Kat ng tulong ko. Kailangan niya ng karamay. Kaya kahit anong tulak ang gawin niya sa akin papalayo, I remained strong, I stayed, and I fought for her. Kasi hinding-hindi ko matatanggap na naghiwalay kami dahil lang sa emotionally unstable siya. Her feelings are valid, yes. But using that reasoning to end our relationship is really unacceptable for me. Opo, Kat? Catherine? Babe? Tita? Isabel? Marlon? Catherine? Hoy! Ang ingay-ingay mo, kanina ka pa dyan ha? Hindi ka marunong makaramdam. Walang tao. Tumigil ka nga, perwiso ka. Pasensya na po. Sorry po. Uy! Oh, tita, sabi na niyan dyan kayo eh. Si Catherine ko. Well, pwede ba? Pwede umalis ka na lang muna. Hindi lang kasi kami na piperwisyo mo eh. Pati mga kapitbahay namin. Ayoko mabarangay, sinasabi ko sa'yo. Umalis ka na. Nagmumukha lang kaming may tinatakas ang utang eh. Alis na. Tita, alis po ako agad. Promise. Gusto ko lang po makita si Kat. Kahit mabilis lang po. Gusto ko lang po siyang kumustahin. Okay lang ang anak ko, Noel. Maayos ang lagay niya kahit wala ka. Okay na. Sige na. Alis. Alis na. Pero tita, pwede po kayo... Tita. Tita.
naman to. Tara naman lumabas ni Kath. Kanina pa dapat out nun ah. Hindi naman siguro ko lolokohin ni Marlon sa hiningi ko impormasyon. Yung oras na, lakas pa ng ulan. Uy! Sikat ba yun? Sikat nga! Teka, saan na ba yung payong ko? Eh. Catherine! Kath! Kath! Noel? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman yung bago kong office? Basta, hindi na mahalaga yun. Halika na! Yatid na kita, lakas ng ulan, no? Upiin mo na yung payong mo. Dito ka na sa payong ko. No. Ha? Hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na. Tabi. Catherine, wait! Lakas ng ulan, no? Eh, ano naman? May mga kasama ako at may ibang kotse kaming sasakyan. So please, leave! Kath naman eh, mag-usap muna tayo. Noel, ano ba? Let go of me! Andun lang yung mga kasama ko. Pagtutulungan ka nun pag sumigaw ako. Catherine, ano ba nangyayari sa'yo? Oo, I'm good. Papunta na ako dyan. Are you sure? Kilala mo ba yan? Wala. Dating katrabaho ko lang. Umalis ka na, Noel. Leave me alone. At saka tingnan mo nga yung guard sa lobby. Nakatingin sa akin. Isang sigaw ko lang sa presinto ang bagsak mo. Gutom na ako. Mas wala pala akong pwedeng lutuin. Di pa ako nakapag-grocery. Pa-deliver na nga lang muna ako. Ala, baka si Catherine na yan. Andyan na! Hi sir, good afternoon po. Si Sir Noel po? Ako po yun. Ayun, hi po sir. Ito po. Ano yan? Package? Oh po sir. Ang laki ah. Kanino galing? Check ko lang po sir ah. Kay Miss Catherine po. Uy, akin na. Ay, sir, pasahin na lang po dito. Oh, ayan. Ayun, ah, thank you po sir. Thank you. Ano kaya to? Parang ang laki ah. Ano to? Mga gamit ko? Talagang pinadala niya sa akin yung mga gamit ko? Special delivery? Diretso sa pintuan ng bahay ko. Ang galing ah. Saan yung phone ko? Hello? Catherine, ano to? I assume natanggap mo na. Oo, at anong ibig sabihin nito? Catherine, look. Oo, break tayo ngayon. Pero what made you think na hindi tayo magbabalikan? Eh ikaw, what made you think na magbabalikan tayo? Kasi we will. Asumero. Catherine naman! Dahil sa binalik mo yung mga gamit ko, nagmumukha tuloy totoo ang lahat. Nagmumukha ng permanente yung ginawa mo. Because it is, Noel. It is. It's real. And it's permanent. Lahat ng mga tao sa paligid natin natanggap na yung pera lang sa'yo. Because I can't accept this, Catherine. Hindi pwede. Mahal kita at alam kong mahal mo pa rin ako. At paano mo nasabi? Well, the fact na nag-e-effort ka talagang ayusin at ipadala sa akin itong mga gamit ko shows na you still care. Kasi kung hindi, tinapon mo na sa basurahan lahat ng to. Maybe you're just trying to test me. What the hell? Noel, okay ka lang? Sobrang layo nung inassume mo sa katotohanan. E di sige, ipapapick up ko sa'yo yung box. Tapos itatapon ko na lang lahat ng gamit mo. Catherine naman! Noel, alam mo, tigil-tigilan mo na yung kaka-overthink sa mga bagay-bagay, ha? Stop overthinking! Stop assuming! Nag-break na tayo, and whether you like it or not, my decision is final and irrevocable. Oh,
Popoy at Bea, sobrang hirap na mga sumunod na linggo after magkahiwalay kami ni Catherine. We were together for 7 years. I was ready na nga to ask her hand in marriage. Yung utak ko nasa forever na talaga eh. At wala kaming matinding away o problema bago niya ako hiwalayan. Kaya aminin ko, naging makulit talaga ako. I still tried calling her, sending her messages. Hindi naman kada minuto, pero araw-araw. Pumupunta din ako sa bahay nila o sa bagong office niya every other day. I don't force my way in. Nirerespeto ko pa rin syempre yung boundaries niya. But I just try to let her know na I still exist. And I still need answers. Her father died, Popoy at Bea. I get it. But why me? Why push me away? When in fact, dapat ako yung palaging nasa tabi niya. Kami dapat yung nagdadamayan. Sa akin siya dapat humingi ng comfort, lalo na nga ng tulong. Mas matatanggap ko pa nga kung sasabihin niya sa akin na hindi niya na ako mahal o meron na siyang iba or maybe if she cheated. Kapag ka ganun, I will rest my case. Pero yung I'm tired, yung pagod ako, what does that even mean? Ano ba nagawa ko para mapagod siya sa akin? Ano nagawa ko to deserve this? Popoy at Bea, I really felt confused, hurt, and betrayed during that time. Pero sa kabila ng lahat ay mas kinapitan ko ang Catherine na minahal ko. I know eventually she would come to her senses. She must. It's her job to take me back. While it's my job to patiently wait. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Brutal. Popoy at Bea, dahil nga sa consistent kong pagpaparamdam, ay mas naging consistent din ang pagiging suplada at mataray ni Catherine sa akin. Kumbaga, nagmamatigasan kaming dalawa. Matira ang matibay, ika nga. Dati-rati, kapag ka tumatawag ako, ay hinahayaan lang niya na magring ng magring ang phone niya. Ngayon, hindi na. Biglang rejected na agad-agad yung tawag ko. Hindi naman ako nakablock sa social media niya pero never na niyang binuksan yung mga chat namin. Kapag nakikita niya ako sa labas ng office o ng bahay niya, ay tatakbo na nga siya papalayo. As in, akala mo pinandidirihan niya ako. Siyempre, hindi ko na siya inahabol dahil ayoko naman maging crazy ex-boyfriend. Kaya naisip ko, baka kailangan kong baguhin yung taktika ko. Stubborn kasi si Catherine. Hindi niya ako kakausapin o pakikinggan hanggat kaya niya. Kung siya lang ang i-reach out ko, wala mangyayari kahit anong gawin ko. So I decided to reach out sa family ni Catherine. Hindi naman na ako iba sa kanila, Popoy at Bea. They've been my family na rin for the past 7 years. Magkakasama kami sa ups and downs ng bawat isa. Kaya siguro naman, hindi nila ako iiwasan gaya ng pag-iwas sa akin ni Catherine. Popoy at Bea, sana hindi niyo ako tingnan as a desperate man. Well, yes, I am desperate. I'm desperate to get my girl back. Pero tingin ko naman, nasa katinuan pa ako. The last thing I want is for her to see me as a creepy stalker. I want her to feel my sincerity, not my obsession. Taupo! Taupo, Tita Marie! Taupo! Noel? Magandang araw po, Tita. Oh,
napadaan ka. Wala si Catherine, pumasok sa trabaho. May bago na siyang trabaho. Nabalitaan mo ba? Eh, ang day off noon tuwing Lunes at Martes. Opo, tita. Nabanggit niya po nung nakaraan. Balikan na lang mami ang hapon. Tita, actually po, kayo ho talaga yung sinadya ko. Ako? Bakit? Pwede ko po ba kayo makausap kahit mabilis lang po? Eh, sige. Ang totoo niyan eh, gusto rin kitang makausap. Kaya, sige. Pasok ka. Sakto. Naghahanda na ako ng tanghalian ng mga bata. Dito ka na kumain. Sige po, salamat po. Oh, eto. Magkape ka muna. Pinapakuluan ko pa yung baka eh. Gusto mo ba ng tinapay? Hindi na po. Salamat po. Kape lang po. Ayos na. Sige. Tita, ayos lang po bang magtanong tungkol sa ilang mga bagay? Alam niyo naman po na hiwalay na kami ni Kat, di ba? Oo, alam ko. Sinabi na sa akin ni Kath nung mismong gabi na nakapaghiwalay siya sa'yo. Pwede po bang malaman yung totoo? Yung totoo? Eh, hindi naman po sa nangaako sa ako, pero meron na po ba siyang iba? Again, di po ako nagpunta dito para pag-isipan ng magsabi ng hindi maganda tungkol kay Kath. Gusto ko lang po talaga ng explanation, ng matinong rason. Kasi yung binigay po sa akin ni Kath, napakalabo po eh. Hindi ko po matanggap na tatapusin niya kami dahil lang sa pagod niya. Pagod po saan? Sa akin? Eh, wala naman po akong masamang ginagawa. Alam ko yun, Nak. Pasensya na po, tita. Umabot po ako sa ganitong point. Kung hindi ko po makukuha yung matinong sagot mula kay Kath, baka sakali po kayo makakatulong sa akin. Sige, Nak. Eto. Sasabihin ko ang totoo sa'yo, ha? Ang totoo, walang iba si Kath. Wala siyang nababanggit sa akin at wala akong nakikitang kausap niya sa cellphone. At hindi ko rin nakikitang lumalabas-labas si Kath kapag wala siyang pasok. Andito lang yun sa bahay. Pero sa tingin ko kasi, dinibdib niya yung pagkawala ng tatay niya. Bukod kasi sa akin, siya ang pinakanasaktan. Daddy's girl yun eh. Paborito din siya ni Robert. Tapos, siya yung talagang hands-on sa pag-aalaga kay Robert. Alam ko po yung tita. Eh, ewan ko ba? Pero ang dating kasi sa akin, eh sinisisi ni Kat ang sarili niya. Saan nangyari? Pakiramdam niya, hindi niya nagawa yung trabaho niya bilang anak. Iniisip niya na nagkulang siya. Hindi niya nabantay ang maigi tatay niya. Kasi syempre, may trabaho. Tsaka, Tsaka ako? Dahil sa akin? Dahil ba sa pinupuntahan niya ako? Eh, hindi ko sigurado. Basta yun lang ang nasabi niya sa akin dati, kaya magulo isip niya ngayon. Marami siyang iniisip actually. Gaya nang? Eh Nak, alam mo naman nag-aaral pa yung dalawa niyang kapatid. Tapos may mga utang pa kami. Hospital bills na binayaran ng tita niya. Kapatid ng Tito Robert mo. At saka natitirang utang sa bangko. Kaya pagpasensyahan mo na si Catherine ha, eh... Malay mo, kapag nakaluwag-luwag na kami, eh, magkaayos din kayo. Tita. Hmm? Magkano po yung utang niyo sa tita ni Kath? Malaki-laki, Nak. Milyon na po ba? Hindi naman. Magkano po? Eh, parang mga nasa, sa pagkakatanda ko, higit 200,000. Si Kat ang nakakaalam ng eksaktong amount eh. Siya yung nakiusap. Eh di, pwede naman pong magtanong diretso dun sa tita ni Kat. Ha? Tita, pwede ho kayang ako magbayad dun sa tita ni Kat? Naku, wag! Wag na, Nak. Wag na. Wag mo gagawin yan. Bakit naman po? Ano ka ba? Nakakahiya sa'yo? At saka, hindi tama na saluhin mo ang problemang pamilya namin. Eh, hindi ba ako parte o naging parte ng pamilya nyo? Siyempre, naging parte ka na ng pamilya namin pero
Iba na ngayon. Wala na kayo ni Kath. Lalo kang hindi obligadong tulungan kami. Isa pa, may utang pa rin kami. Nalipat lang. Imbes na sa tita ni Kath, eh sa'yo napunta. Naku, magagalit si Catherine. Tita, hindi ko naman po sinabing papautangin ko kayo ng pambayad. Ang bala ko po ako na talaga magbabayad para tuluyan nang mawala yung utang. Wag na, nak! Seryoso po ako, tita. Magaan po ang loob kong gawin yun. At gusto ko po talagang gawin yun. Dahil gusto ko po mabawasan yung iniisip ni Kat. Tita, pangako, hindi po ako maniningil na kahit ano sa inyo. Nang kahit ano? Lalo na kay Catherine? Kung iniisip niyo po na gagawin ko to para bumalik siya sa akin, hindi po. Nagkakamali po kayo. Wala po akong tinatagong masamang intensyon. Mahal ko po si Kat. At kayo po ay pamilya ko na rin. Gusto ko lang po makatulong. Yung walang kapalit. Walang kapalit, tita. Hindi ko sigurado, Noel eh. Kung ako tatanungin mo, syempre, payag ako. Malaking tulong yon. Pero hindi ko alam ano magiging reaction ni Kat. Kahit huwag niyo na pong sabihin. Ano namang idadahilan ko? Sige nga. Saan ko naman nakuha yung pera? Sabihin niyo po, may nabenta kayong gamit o kaya merong kaibigan na umutang sa inyo dati. Nako, nak, mahirap yan. Housewife ako simula nung pinanganak ang panganay ko. Alam ni Catherine na hindi ako capable magpautang ng ganun kalaking pera. Kaya, wag na, nak. Baka lalo lang kayong mag-away. Tita, trust me. I can handle her anger. Pero para na rin po sa anak ninyo. Para sa inyo. Para mabawasan na yung mga iniisip ninyo. Kaya please, tita, let me. Allow me. Hayaan niyo po sanang tulungan ko kayo ng anak ninyo. Send ako email sa'yo. Pa-check naman, please. Okay, sige. Tumatawag? Si Catherine? Bakit kaya siya tumatawag? Nalaman kaya niya yung ginawa ko? Wala naman. Hello? Hello? Noel? Oh, Kath. Napatawag ka. Hindi ko alam kung anong goal mo. Kung anong plano mo. Or kung ano man yung ine-expect mong epekto ng ginawa mo. But Noel, hindi ako makikipagbalikan sa'yo porket binayaran mo yung utang namin ng tita ko. Catherine, I know. At huwag kang mag-alala. Wala akong ina-expect na kapalit. Uulitin ko. Hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Narinig ko, Kath. Narinig ko ang sinabi mo. Nasawa saying, ginawa ko yun para matulungan ka. Kasi mahal kita. Mahal ko ang pamilya mo. Uulitin ko, wala akong ina-expect na kapalit. Imposible. Posible, Kath. Posible. Kasi hindi ako oportunista. Huwag mo akong balikan. Sige, huwag mo akong kausapin. Fine. Basta malaman ko lang na nabawasan ang iniisip mo at nakatulong ako para gumaan ang pakiramdam ninyo. Kath, hindi ako masamang tao. Hindi mo pa ba alam yan? 7 years tayo. Dapat kilala mo ako. Anyway, sabi ni Mama, magpasalamat daw ako sa'yo eh. Kaya sige, maraming salamat. Maraming salamat sa unsolicited na tulong na binigay mo. Sana huwag mo nang uulitin. Catherine. Bye. Kath? Mabuti naman at nadalaw ka dito sa atin, Noel. Ang tagal na simula nung huli tayo nagkasama for dinner. Kaya naman, tignan mong mama mo, ang daming niluto, nag-bake pa ng cake. Oo nga po eh. Pasensya, Dad, ah.
Ang dami kasing ginagawa sa office. May malaki kaming client kasi sobrang late na kami natatapos araw-araw. Naiintindihan namin. It's actually a good distraction. Lalo na after what happened to you and Kath. Keep it up. Doon mo ibuhos ang emosyon mo kaysa sa alak o kung ano mang bisyo, di ba? Yes pa, tama ka naman. Anyway, sakto pala yung pagdalaw mo, Nak. Bakit po pa? Naalala mo yung tinitingnan nating motor, yung 400cc. May stock na sila. Ayun, nagpa-reserve na ako. Pwede na tayong mag-down tapos sa bangko na yung iba. Kailan ka pwede para mapuntahan na natin? Pasensya, mukhang pass muna ako sa pagbili ng motor. Ha? Bakit? Akala ko ba gustong gusto mong bumili? Dalawang bond din yung inantay natin para makapagpa-reserve, ha? Oo nga pa eh. Kaso kasi nagamit ko na yung pang-down ko dapat. Nagamit mo? Saan? Anong binili mo? Hindi, ano kasi meron akong... Nag-invest kasi ako dun sa negosyo ng kaibigan ko. Ha? Anong negosyo? Sigurado ka ba dyan? Mapagkakatiwalaan ba yan? Saan yung negosyo na yan, nakunak? Baka mapano yung ipon mo dyan. Dapat kinonsulta mo muna ako. Kasi kahit kaibigan mo yan, basta usapang pera, nagbabago ang tao. Tandaan mo, ha? Pa, relax. May kontrata naman yung usapan namin na kapag walang return of investment, mapapasakin yung collateral niya. Anong collateral niya? Basta pa, trust me. Ako nang bahala. Walang masamang mangyayari. I can take care of everything. Siguraduhin mo lang, Nak. Huwag ko lang malalaman isang araw na namumulubi ka na o kaya may kaaway kang malala, ha? Yes, pa. I have everything under control. Excuse me lang pa, sagutin ko lang to. Baka trabaho eh. Sige lang. Kumukuha pa naman ang ulam ng mama mo. Sige po. Hello? Noel? Nak? Oh, tita, kumusta po? Nak, tumawag ako para humingi ng pasensya sa'yo, ah. Para saan po? Nasabi kasi sa akin ni Cass na nagpasalamat daw siya sa'yo. Pero sa takbo ng kwento niya, hindi siya sincero sa ginawa niyang pasasalamat. Huwag na po kayong mag-alala, tita. Wala po sa akin yun. Alam ko naman pong hindi maatim ni Kat na magkaroon ng utang na loob sa akin. Kaya nga po, huwag nating tratuhin as utang na loob yung ginawa ko. Kalimutan na po natin yun. Basta na. Huwag kang susuko, ha? Po? Huwag mo sukuan ang anak ko. Masasaan ba't lalambot din ang puso niya? Magulo lang ang utak niya ngayon. Pero mahal ka niyan. Sana nga po, tita. Papoy Bea, kapag ka mahal mo talaga ang isang tao, you are willing to give anything for them, kahit na malaking pera. Alam ko kasing ang utang na yun ay isa sa malaking problema ni Catherine at bilang inipon ko naman yun para sa kasal namin, might as well use it to help her. Baliwala sa akin ang pera. Basta ba makakagaan sa pasanin ni Catherine? Matapos nga noon ay patuloy na akong nakakakuha ng balita mula kay tita. At lingid sa kaalaman ni Catherine ay nag-aabot ako ng konting allowance para sa pang-araw-araw nilang gastusin. That's the only way I can look out for them gaya ng kinagawa ko nung kami pa ni Kat. Popoy at Bea, dahil nagamit ko ang malaking parte ng savings ko para sa family ni Kat, ay nagdoble kayod ako. As in, OT kung OT. Kasi ang mindset ko that time, I want to be ready, steady, and stable kung sakali mang makipagbalikan na sa akin si Kat. Kat became my inspiration. She became my strength. Nakakatawa kasi mas inspired pa ako ngayon kumpara nung kami pa. Kasi sa isip-isip ko, what if
What if Catherine suddenly changed her mind? What if matauhan siya at ma-realize niya na mahal pa rin niya pala ako? Dapat handa ako emotionally and financially. Kasi malay mo, baka matuloy agad-agad ang plano kong proposal sa kanya. O kaya si Catherine na mismo ang magdaya ng kasal. You'll never know. Popoy at Bea, aminado akong abot hanggang langit ang pagiging asado ko. I needed it. I need to hope and hold on to something. Mas okay nang umasa sa isang bagay kaysa naman sa mawalan ako ng direksyon sa buhay. Tao po? Oh, Noel, nak. Pasok ka. Anong tao po ka pa dyan? Bahay mo to. Kaya may karapatan kang pumasok anytime. Ikaw talaga, oh. Si mama pa. Ah, umalis. Kasama ng mga tita mo, nagpunta sa spa. Tapos kakain daw sa labas. Eh baka mag-overnight pa nga sila sa bahay ng tita mo. Basta, eh lumarga na sila. Di ako sinama. For girls only daw eh. Sakto pala dating ko eh. Oo naman nak, saktong-sakto. Nakatunga nga lang ako dito eh. Inaantay ko lang magpasundo yung nanay mo. Ano bang plano mo? Eh, magpapasama sana ako sa'yo pa. Oh, saan tayo pupunta? May titingnan kasi akong house and lot. Ha? Ano ka mo? House and lot? Pero showroom lang naman. Hindi pa natatayo yung mismong bahay. Meron lang silang parang gawa na pero for viewing purposes lang. Parang ganun. Ah, oo. Alam ko yung ganun. O tara na. Hindi ka ba magpapalit pa? Hindi na. Eh, ganito rin naman suot ko pag aalis eh. Butas yung t-shirt mo pa eh. Saan banda? Eh no, sa bandang kilikili pa nga eh. Oo nga ano. Sige, teka. Magbibihis lang ako mabilis. Ge pa. Ano sa tingin mo pa? Magandang investment kaya yung house and lot? Medyo malayo nga lang ng konti dito sa Maynila kasi bandang Cavite eh. Nak, very good investment ang bahay at lupa, lalo na't may pambayad ka. Pero syempre, depende pa rin sa lokasyon ng bahay. Baka naman bundok ang layo sa ospital tsaka eskwelahan. Lalo na sa palengke, importante malapit ka kahit papano sa palengke. Sige, scout natin yung area malapit doon sa subdivision na tatayuan ng unit. Pero kung sakali, meron naman akong isa pang standby for viewing na condo unit. Yun pa, maganda yun. Nasa gitna talaga ng lahat. Yung malapit ng ospital, eskwelahan, tsaka mall. Puntahan din natin mamaya para makita mo. Tapos magpalitan tayo ng kuro-kuro habang kumakain ng inihaw. Ano pa, game? Eh, bilang nabanggit mo na yung inihaw, eh, game tayo dyan. Eh, wag mo lang sasabihin sa mama mo, nakakain ako ng baboy, ha? Sige pa, kung bahala. Eh, nak, tanong ko lang. Bakit ka bibili ng house and lot? Eh, ibig ko sabihin eh, yan ba eh investment mo sa sarili mo? O meron ka pang ibang pinaglalaanan? Pa, pag sinabi ko bang investment ko para sa sarili ko, maniniwala ka? Hindi. Eh, mukhang alam mo na pa. Ay, eh, nakwento kasi sa akin ng mama mo yung lagay mo kay Catherine. Alam ko yung mga pagtulong-tulong na ginagawa mo. Lalo na sa pera. Eh, nak. 7 or 8 buwan na kayong hiwalay, ah. Tingin mo ba'y magkakabalikan pa kayo? Pa, kahit nga yung mga taon ng magkahiwalay, nagkakabalikan din. Eh, case-to-case basis, di ba? Oo naman, pero nakadepende sa tao ang pwede mangyari. Kasi pa, hindi ako pwede mawala sa picture. Hindi ako pwede mawala ng contact o connection sa family ni Kat. O kay Kat mismo. Dahil kung hindi,
lalong lalabong magkabalikan kami. Eh pa, mahal ko si Kath. Sobra. Siya lang yung gusto ko. Kaya dapat lang na ipagpatuloy ko yung nasimulan namin or nasimulan ko nung kami pa. At yun ay ang? Yung paghahanda sa future namin. I know one day Kath will come to her senses. Kilala ko siya. Matalino siya pero mababa ang emotional quotient niya. Madali siyang magpadala sa stress. Madali siyang panghinaan ng loob. But I'm telling you pa, kapag nakarecover na siya emotionally, she will come back to me. She has to. Kasi wala namang magmamahal sa kanya gaya ng pagmamahal ko. Pao, mag-tsa ka muna para di siya makichinchan mo sa dami ng kinain mong liyempo. Buti na lang natuloy yung overnight ni mama kina tita dahil kung hindi, lagot ka. Oo nga eh. Sobrang sarap naman kasi dun sa restaurant na pinagdala mo sa akin. Ay, nga pala. Binalik ko na sa banyo yung shampoo na hiniram ko ah. Hige. So ano pa? Mag-confirm na ba ako ng contract signing dun sa ahente? Sigurado ka, anak. I mean, like I said, good investment ang bahay at lupa. Pero gawin mo sana to para sa sarili mo. Hindi yung... Pa, syempre, para sa sarili ko to. Pero may konting, alam mo na, konting baka sakali lang naman, baka sakaling magbalikan kami ni Kat, edi at least meron na akong naumpisahan para sa future namin. Ay, ikaw na bahala, anak. Malaki ka na. Kaya mo na sarili mo. Gawin mo kung anong tingin mong tama para sa'yo. Pa, excuse lang ha. Tumatawag si Kat. Sandali lang. Sige lang, sige lang. Hello? Nasaan ka? Nandito kay Dad. Ikaw, nasaan ka? Bakit ka tumawag? May problema ba? Nandito ako malapit sa inyo. Ha? Sige, antayin mo ako. Pauwi na ako. Dumiretso ka sa bahay. May susi ka naman, di ba? Nasa'yo pa yung susing binigay ko sa'yo. Okay. Uwi na ako. Gusto mo ng juice? Tubig? Kape? Ay, wala pala akong kape. Pwede ako magpa-deliver? Yung favorite mong iced coffee, gusto mo? No need. I'm good. Okay. Wala pa rin pinagbago tong apartment mo, no? Hindi ka man lang nag-urong ng furnitures. O para saan pa? Ako kasi ang nagre-decorate ng kwarto ko simula nung naghiwalay tayo. Nakita ko nga. Nakita mo nga? Ah, oo nga pala. Sumisimple ka nga pala ng dalaw sa bahay paminsan-minsan. Eh, syempre, gusto ko lang bisitahin at kumustahin si tita at mga kapatid mo. I know. Pero, I suggest na palitan mo na yung bedsheets mo. Ang dumi na niyan. Oo, papalitan ko. Bukas na bukas din. Hanapin ko kasi saan yung mga kobre kama ko eh. Nasa malaking cabinet dun sa spare room. Ako nagtupi ng lahat ng yon. Ganun ba? Sige, iti-check ko mamaya. Kath, bakit nga pala napadaan, napauwi ka dito? I mean,
I'm really happy na nandito ka. Pero nakakagulat syempre. Kaya I want to know why. Gusto mo bang uminom? Uminom? Oo. As in alak? Oo. Gusto mo ba? Bibili ako. Pero medyo malayo yung pwedeng bilhan ng alak dito eh. Mga 10 to 15 minutes na drive. Pero wait. Baka meron sa delivery app. Teka, check ko. Never mind. Ha? Wala lang. I changed my mind. Nagpaligoy-ligoy lang talaga ako. Nagpapaligoy-ligoy? Noel? Hold me. Teka, Kat. Anong ibig sabihin nito? Nakikipagbalikan ka ba sa akin? Mamaya na usap. Eto muna. Tumatawag. Baka magising si Kat. Hello? Hello? Noel? Sorry, napatawag ako na sobrang aga. Kaya lang pwede ka pa pumasok na maaga. Patulong lang ako sa project ko. Medyo sabaw na ako eh. Malapit na kasi yung deadline ko. Try ko ah. Medyo busy kasi ako ngayon eh. Kasama ako kasi... Nasaan si Kat? Kat? Catherine? Babe? Uy, ano? Makakapasok ko ba na maaga? Teka. Sorry, I gotta go. Mamaya na lang, ha? Pero... Bye! Kath? Kath! Catherine! Umalis nang di mo lang nagpapaalam. Popoy at Bea, that night was probably one of the best nights of my life. Imagine, after months of being separated, finally nahawakan ko na ulit si Catherine. At hindi lang basta nahawakan, nahalikan pa and more. I was in heaven nung magkatabi na kami sa kama. Ang dami-dami kong mga tanong sa kanya. Pero pinagpaliban ko na muna. Nag-focus lang ako in pouring out my love to her. Sa isip-isip ko, ipagpapabukas ko na lang yung interrogation. For sure, mahaba pa ang oras namin. Pero akala ko lang pala yon. Catherine left the next morning. At sa sobrang himbing ng tulog ko, hindi ko na namalayan yung pagbangon niya. Ang nakakatawa pa, Popoy at Bea, I should feel offended, di ba? Kasi umalis na lang siya nang walang paalam eh. I mean, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, hindi man lang niya ako nagawang gisingin bago siya umalis. Feeling ko tuloy ay ginamit lang niya ako for a night. Pero dahil masayang-masaya ako that time, hindi ko na nagawang magdrama pa. Kung gusto niya akong gamitin, okay lang. Willing victim naman ako eh, para sa kanya. She can always come and go to my place. She can use me anytime. At ganun na nga nangyari, Popoy at Bea. Naulit ang pagpunta ni Catherine sa bahay ko. Not to hang out and chat, but to have sex. Sex lang. Whenever I try to have a normal conversation with her, ay pinapahinto niya ako. Ako naman, hihinto naman din talaga. Sinusunod ko na lang siya dahil sa takot kong mainis siya at hindi na pumunta sa bahay ko kahit kailan. Ewan ko ba, Popoy at Bea, minsan talaga, kapag mahal mo ang isang tao, ay willing kang tanggapin kung ano lang ang kaya nilang ibigay. Kasi I was really, really hoping na with our rekindled interaction, ay manunumbalik din yung dating kami. As in, officially, maging kami na ulit.
tinatanong ko naman siya to. Ahapyaw akong nangungumbinse na magbalik ka na kami. Pero ang palagi lang niyang sagot ay, maybe, we'll see. Or not yet, not now. Iba-iba, depende sa mood niya. And that's okay. That's perfectly fine. I can wait for her like I can wait for her like I always do for the last couple of months. Kath, ready na tong dinner natin. Saan mo gusto kumain? Sa kwarto o sa sala? Tsaka gusto mo ba ng ju... Oh, ba't nakabihis ka na? I'm sorry, Noel. I have to go. Ha? Bakit eh? Katatapos ko lang magluto ng dinner natin, oh. Sabi mo nagugutom ka. Yeah, I know, pero maaga pa kasi ako bukas. May ocular kami outside Metro Manila. Eh, dito ka na matulog. 8 p.m. na, oh. Matatraffic ka sa labas. Abutin ka pa ng 2 oras bago mako... No, it's okay. I can manage. Araw-araw akong nagko-commute. Baliwala sa akin yan. Pero at least have dinner with me. Sa'yo na rin ang galing, diba? Baka 2 hours pa ang biyahe ko pa uwi dahil sa traffic. Lalo akong malilate makaka-uwi if kakain pa ako ng dinner. Akala ko ba gutom ka? Nalipasan na ako. Sige, aalis na ako, ha? Teka, Kath... Noel. Fine, fine. Thanks for tonight. Tonight. Right. Yan naman yung palagi mo sinasabi eh. Thanks for tonight. Thanks for this afternoon. Thanks for this morning. Depende kung kailan mo matripan puntahan. Noel, I really need to go. Mag-usap na lang tayo next time. Well, at least may next time pa. Kailan kaya matatapos yung next time mo na yan? Noel... Ang ganda na ng gabi natin. Huwag mo nang sirain. Gusto mo bang umalis ako ng bahay mo na galit? Babiyahi ako ng buwisit? Yun ba yung gusto mo? Sige na, tama na. Halika na, ihatid na kita. No, no need. Ako nang bahala. Kahit hatid na lang, Catherine. Ayaw mo mag-dinner with me. Edi hatid na lang. Ayoko, okay? I'll go ahead. Sa kanto. Kahit hanggang kanto. Hayaan mong hatid kita hanggang... Noel, can you stop? Sasabihin ko naman if I need your assistance eh. Kung wala akong sinasabi or nire-request from you, that means I don't want you to do anything. Okay? Malinaw na ba? Sige. Ako nila magbubukas ng pinto. O baka pati yan, bawal ah. Pintuan ko na yan. Go, be my guest. O yan. Thanks, bye. I love you. As usual. Nag-i-love you ako sa hangin. Ay, Noel. Isa na naman pong gabing gamit na gamit ka. Kain na nga lang ako. Sayang tong niluto ko. For 2 people pa naman. Pa, bale, baka hindi po muna ako makadaan ngayong araw na to. Oh, eh, bakit? Sayang eh, nagluto pa naman ng mama mo na sinigang. Eh, kasi pabala akong surpresahin yung kapatid ni Catherine. Di ba niya kasi, eh, dahil wala naman silang budget, nag-celebrate na sila sa bahay. Gusto ko sana dalhin tong regalo ng personal para pandagdig tao na rin sa mini party nila, alam mo na. Eh,
bag pa. Pwedeng pang school, pwedeng pang titrabaho na siya. Good, good. Eh, sige na. Balitaan mo ako kung sakaling makadaan ka pa rin bago ka umuwi sa apartment mo. Eh, pagbabaunan ka ng mama mo ng sinigang. Ah, sige pa. Ay, nak. Alam mo ano maganda? Bumili ka na rin ng pagkain. Siyempre, magambag ka sa handa, hindi yung makikikain ka lang. Actually, sige pa. Dadaan ako doon sa paborito nating ihiwan. Bibili ako ng lechong manok at barbecue. Good decision. Ay, sige na. Ingat ka. Thanks pa. Opo, Tita, Kath, Isabel, Tita. Noel, anong ginagawa mo dito? Hi, Tita. Surprise! Makikain po ako sa birthday ni Isabel. Pero syempre may dala po akong lechong manok tsaka barbecue. Salamat. Pero alam ba ni Catherine na pupunta ka? hindi po. Pero naisip ko lang po sa presensya si Isabel. Dala ko rin po kasi yung gift ko para sa kanya eh. Matagal na niyang requesto sa akin. Ganun ba? Pero teka lang ha. Itatanong ko muna kay Kath kung kung ano po? Pasok na po ako ha. Teka. Pasensya na Noel ha. Pero baka kasi magalit si Catherine kapag pumasok ka. Tita, relax. Kunwari lang magagalit yun, pero pag nakita niya na yung sesa mukha ni Isabel, no, mapapatawa din tayo kaagad nun. Noel, ano kasi? Basta, dyan ka lang muna. Tita, relax. Sagot kita. Hindi magagalit si Catherine. Promise. Noel, teka lang kasi. Dyan ka lang. Ano ba? Sorry po, Tita. Sorry. Okay lang po ba kayo? Tita, everything okay? Bakit ang tagal niyong bumalik sa loob? Sino po siya? Oh, may bisita pa pala. Hey, I'm Ross. You are? Noel, pare. Noel. Noel, nice to meet you. Para kay Isabel ba yung dala mo? Sige, pare. Akong bahala sa'yo. Pangalawa ka palang nag-surprise visit pero mas approve ka sa akin. sorry, ano? Come in. Ross. Nako, teka. Teka lang, ah. Baka kasi ano eh. Bakit po, Tita? Eh, wala naman yung isang manliligaw ni Isabel. Pwede na siya pumasok. Manliligaw? Ni Isabel? No. Hindi ako manliligaw ni Isabel. Ah, hindi ba? Oh, teka. Don't tell me, boyfriend. Ako naman, oo. Paano ba to? Tita? Ross? Sige na. Pasok ka na muna doon. Ako na bahala dito. Sige na. Pasok na. Utang na loob. Bakit, Tita? Sino ba siya, Tita? Anong problema? Ikaw pare, sino ka ba? Boyfriend ako ni Catherine. Ex-boyfriend. What the hell? Tita, sino ba yan? Sino siya? Sino ka ba? siya pala yun, Tita. Yung nabanggit dati ni Kat. Nabanggit dati? Pusa pare, let me introduce myself again. I'm Ross, Catherine's real boyfriend. Ulul? Yeah, totoo yun. No, hindi totoo yan. Walang boyfriend si Catherine. Well, I guess huli ka na sa balita. Imposible yun. Okay lang naging kayo, sige nga. 2 months. Wrong answer. Hindi ka boyfriend ni Kat. Kasi up until 2 nights ago, magkasama kami. At magkasama kami sa apartment ko. More like, madalas kami magkasama sa apartment ko. At hindi ko na sasabihin kung ano ginagawa namin. Ha? Siyempre, respeto rin sa babae, diba? Pero alam mo na siguro kung ano mga pwede namin gawin. Tama nga si Kat. She predicted na if ever na magkita-kita tayo, you would say crazy ridiculous things, ganyan. Ha? Huh? Anong crazy ridiculous things? Look pare, I know you. You're the crazy ex-boyfriend. Ano? Ako? Crazy ex-boyfriend? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Well, aside from the obvious na nakikita ako ngayon, sikat mismo nagsabi. Whoa. Teka lang ha. Ako? Tinawag ni Kath na crazy ex-boyfriend? Abay, kung meron mang crazy ex sa aming dalawa, siya yun.
Nakipag-iwalay siya sa akin ng malabong dahilan. Tapos ngayon nakikipagkita siya para makipag-sex sa akin there. I said it, okay? Tapos ako pambaliw sa lagay na yan, ha? Alam mo, pare, hindi ko nagugustuhan yung lumalabas sa bibig mo, eh. Mabuti pa umalis ka na bago pa kita masapak. O sige, tagal. Hey, anong nangyayari dito? Babe, sino ba yung... Noel? Catherine, ano to? Lintik ka na to! Ngiting nakita ko naman nung una. Ma, Ross, pumasok muna kayo. No, hindi pwedeng... Ross! Bumalik ka na sa loob. Oh, sige, doon lang ako sa may pinto, ha. Tara na, Ross. Noel, I think you need to go. Sino siya, Catherine? Sino ba siya, ha? Sino ba yung lalaking yun? Totoo ba yung sinabi niya? Boyfriend mo? Boyfriend mo, Catherine? Bakit? Ano pala yung atin? Noel, umalis ka na lang muna. Bukas na tayo mag-usap. Birthday ng kapatid ko, Noel, please. Promise, bukas mag-uusap tayo. Nang pusang gala naman, Catherine, no? For once, sagutin mo naman ako ng matino. Kasi nakakabalo na to nangyayari, eh. Kung alam mo lang, konti na lang sisipahin ko na yung gate ninyo, eh. Nanginginig ako, nakikita mo ba? Oh, nagpipigil ako, Catherine. Pero lintik, nanggigigil na ako. Sino ba yan, ha? Sino ba yung lalaking yan? Boyfriend ko! Eh, ano pa rin sa atin? Ano yung pinagagawa natin? Shut your mouth, Noel. Ano, shut my mouth? Sana shut my mouth na? Pero tunay sa ko, gusto mo naka-open to, ano? Damn you! Well, I'm very much damn, Catherine. Simula nung iniwan mo ako, Catherine, pero iba ka. Iba ka, girl. Akala ko nalaglag na ako sa hukay, pero hindi ka pa pala tapos maghukay. May ilalalim pa pala yung gusto mong paglibigan sa akin, ha? Hindi ka pa ba tapos? Hindi ka pa rin pa tapos, ha? Hanggang kailan pa ba, Catherine, ha? Hanggang kailan pa ba? Noel, I don't have time for this. You need to go now. Tsaka naman magaling, eh. Sa leaf na yan. Kung hindi ko yung nangiiwan, ako yung pinapaalis mo. Like, what the hell? Inaantay mo na lang mabaliw ako, eh. Yan ba yung gusto mo, Catherine? Yung magkatotoo yung crazy ex-boyfriend, ano? Gusto mo ba yun? Noel, hindi pa ba obvious? Ginamit lang kita. At ngayon, nalaman mo na may Ross sa buhay ko. Congrats! You're finally free. Malaya ka na. This is the last time you'll ever see me. Pero ayoko maging malaya ka. Ano ba? Gusto kong matali. Gusto kong makulong sa'yo. Catherine, please. Malamahal kita, Catherine. I'm sorry. Pero, I don't feel the same. I don't love you anymore, Noel. Matagal na. So bakit pala tayo? Bakit tayo nagkataon lang na you were good in making me happy. You are very, very good. You are a very good temporary happiness. But that's all you are. Temporary. Kung siya man ang Popoy at Bea, I went home with a broken heart and a broken spirit. For the first time in my life, I cried so hard. As in yung hagulgol na parang isang batang paslit. Kasi syempre, bilang lalaki, as much as possible, we try to remain calm and collected. Kapag emotional o malungkot tayo, we try to cry in secret. Pero that night, wala akong pakialam. I cried while walking back to my car. I cried while driving. I cried papasok pa lang ng bahay. Parang lahat ng frustrations, disappointments, and stress na inipon ko simula nung iwan ako ni Catherine ay dun lang lumabas. Siguro dahil low-key, I realized na wala na talaga, na talo na ako sa laban.
Catherine will never take me back ever again. And it hurts like hell, Popoy at Bea. Kasi sobrang in love ako kay Kath. As in, ma-imagine ko lang na ibang babae ang kasama ko ay kinikilabutan ako. At ma-imagine ko lang na ibang lalaki yung kasama niya, parang nahihilo at nasusuka ako. Lalo lang dumami ang mga tanong ko. Popoy and Bea, why was I left behind? Did she fall out of love? Or she fell in love with someone else? Sino yung Ross na yun? Kailan sila nagkakilala? Kailan naging sila? Anong meron sa kanya na wala sa akin? Why is Catherine with him and not with me? Popoy at Bea, napaka-brutal. Napaka-brutal ni Catherine. Iniwan na nga ako, pinaasa, at ginamit pa. At yon ang mga dahilan kung bakit ko po kayo kailangan, Popoy at Bea. I needed an outlet to vent out. As of now kasi, I haven't moved on. I'm still in love with Catherine, but I also hate her very much. At pagod na ako. Hindi ko alam kung papaano pa ako makaka-recover. Kung magagawa ko pa na magtiwala ulit sa ibang babae at sa bagong pag-ibig. I really don't know. Pero maraming salamat, Popoy at Bea. Maraming salamat sa panahon na ibinigay ninyo at ng buong team ng Dear MOR para sa sulat kong ito. God bless sa inyo at sa mga kamarkada. Wala na sanang makaranas pa ng mga bagay na na-experience ko. Lubos na nasasaktan, Noel. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Brutal. Mga kapamilya, oras na natin, it's 6 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon at yan nga po, no? Ang brutal nga naman talaga, Bea. Nakita natin kung papaanong bugbog, sarado na nga, sinipa-sipa pa, tinuhod pa yung damdamin talaga nitong letter sender natin na si Noel. Okay, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, iniwanan ng walang malinaw na dahilan. Okay, well for now, Bea, no? I think it's safe to say na hindi lamang pagod si Kath doon sa pagkawala nung tatay niya. Diba? Sa mga gawain after nung pagkawala ng tatay niya, it's pagod na rin siya talaga kay Noel pala. Okay? Mm-hmm. Yun na lang pala rin talaga yun, ano? Pagod doon, and then ang toxic na kasama talagang itinataboy na itong si Noel. Pero sige, may mga katanungan sa atin si Noel eh. Paano ba natin siya matutulungan? Well, bago tayo mapunta dun sa paano siya makaka-move on and everything, alam mo, nakikita ko, Popoy, sa comment section kanina, may mga tao na, sa first part though, lalo na, may mga tao na kampe kay Kath at may mga tao na asar kay Noel kasi si Kath, ang reason nga na binigay niya is napagod siya. And malaking part nga doon was emotionally unstable siya with the death of her father. At sinasabi nila doon kay Noel na dapat binigyan niya ng space. Pero meron din naman kampi kay Noel na tama lang na, alam mo yun, maghabol ka in a way na hindi kasi ganun kaklaro yung salitang pagod or napagod. Mm-hmm.
Kasi valid yun, no, Poy, no? Kasi ako, I can relate to that. I was able to experience that, leaving a relationship because you were tired and you wanted to rest. Pero siguro ang gustong maintindihan ni Noel, na feeling ko, marami sa mga kamarkada natin, meron akong mga nakita kanina na naranasan nila yon, na hindi kasi sila nakatanggap na o nakarinig ng yung katanggap-tanggap talagang rason, malinaw talaga na, alam mo yon, na I mean, pagod is valid, pero medyo vague pa rin siya. Kung, saan ka pagod? Ganon. Saan ka pagod? Sa pag-aasikaso sa dad mo, sa wake niya, sa burial niya, hanggang dun sa pag-aayos ng papeles niya. Pero pwede kasing sinabi ni Cathy yun, pero hindi. Diba? Hindi. So, kaya normal yung naging reaction ni Noel. Kasi, boy, that's 7 years and he was already ready to, you know, propose and get married. And oh my God, napaka, well, generally speaking, napakadalang ng mga, yung lalaki talaga, ang alam mo yun, push na push, nauuna talaga na i-pursue na magpakasal tayo and everything. Napaka-rare, generally speaking, yung ganun, no? Tapos, aside from that, Bea, ay meron na talaga rin siyang mga paghahanda na ginagawa. I mean, diba? Financial preparations, di ba? Para sa future nila, di ba? Nagtatanong-tanong na siya, and then talagang hindi lang tanong, hindi lang nanatiling salita. Gumagawa na talaga siya ng paraan at nagtatabi na ng kwarta. Kaya alam mo yun, ako naiintindihan ko, yung iba sasabihin, ang OA naman ni Noel, na alam mo yun, ang kulit-kulit, bakit hindi manahimik, gusto nga makipag-break, ganyan-ganyan. You don't understand kasi mga kamorkada, kung gaano kamahal ni Noel, etong siya, Kat, and then out of nowhere, hihiwalayan siya. Kung kayo ang mapunta sa ganun na super effort na talaga kayo, pinaghahandaan nyo na talaga ng future, tapos biglang makipag-break sa inyo, mababaliw din kayo eh. Diba, maghahanap din talaga kayo ng tinong explanation. I know, Catherine, you're pagod, pero where? Is it me? Or is it you? Kung sa'yo man, san banda dyan? Or kung ako man, alin sa akin yung nakakapagod para sa'yo? Kaya sana wag niyo awayan si Noel sa part na yun. Yung talaga naghahabol siya ng sagot. Kasi naguguluhan talaga siya, baka siya iniwan. Well, it's only now na nalaman na rin talaga natin yung linaw, Bea. But the question here is, isa pang tanong ko naman para kay Noel. Bukod sa unstable nga, sabi mo nga unstable emotionally itong si Kath, according sa pagtaya mo sa kanya, no, sa tansya mo, tapos puro rejections rin naman yung mga nakukuha mo, she's pushing you away, itinataboy ka, 'di ba? I don't know, Noel, siguro mahal nga talaga niya, pero kung tayo ba, okay, kung kayo ba mga kapamilya, would you do the same na ginawa nitong si Noel, na sige, push lang natin, 'di ba, may tamang distansya, may tamang na kahit na walang linaw yung ipinaglalaban mo, kahit na anlabo pa rin hanggang sa mga oras na to, bakit ayaw mo kong maka-close ulit, ayaw mo kong maging friend man lang ulit, itinataboy kasi talaga na parang aso na naligaw. Diba? Parang ganun na yung kay Noel. Siya na lang yung lumalapit. Pero kaya ba natin lahat na gawin yon? Kasi ako, Bea, hindi naman sa super sensitive ako, pero diba, meron din akong, may integridad ka rin naman dapat. Diba? At hindi yung, kung ang paniniwala ko man ay mahal kita, doon ko ibabase yung integridad ko. Katulad ng ginawa ni Noel, ilalagay ko rin naman doon yung, teka lang, tao rin naman ako, na hindi mo naman pwedeng itaboy na lang itaboy every time na lalapit ako sa'yo at makikipag-usap, mahihingi ng mga kasagutan sa mga tanong. Dahil 7 years is 7 years na pinagsamahan din natin. Oo. At tama ba? Are you asking them, Popoy, kung tama? Yes, oo. Alam mo, ako magsasalita. Kasi laki ng mga in-invest niya, ha? Ako magsasalita. Okay lang ba magsalita ako on behalf of the women? in behalf of the lahi of Kat na yung ganon. Kasi, alam mo, Poy, honestly, walang tamang sagot eh. You know why?
Because aminin natin, mga kababaihan, we are very unpredictable. Kapag ka, ganyan tayo, katulad ni Kath, na alam mo yun, hindi tayo mamamansin, hindi natin sasagutin yung mga katanungan, tatakas pa tayo, iiwas pa tayo. Some of us, ginagawa yun kasi ayaw talaga nating makita, makausap yung tao na yun. Pero some of us, at the same time, ginagawa natin yun thinking na, okay, pag ito hinabol ako, mahal talaga ako nito. Pero pag hindi ako hinabol nito, okay, tama yung decision ko makipaghiwalay. So, ako aamin na ako, Popoy, the problem is within us. Nasa sa inyo talaga. Kayo talaga mga komplikado. Hindi. I mean, hindi, pero kahit sino naman, alam mo, Bea, hindi lang kayo mga babae ang ganyan mag-isip minsan, ano? Kahit kami naman mga lalaki. Kumbaga, kapag kami naman inabot ng tampo, ay sige, magtatampo ko. Hindi kita kakausapin, which I usually do, na ako nag-start ng conversation just to let you know na ikaw ay dapat maramdaman mo na nagtatampo ko. Kapag hindi mo ko kinumusta man lang, ay, tampo na talaga ako, dire-diretso na to. Di ba? Yung mga ganyan-ganyan. Kayo kasi, somehow, may ganyan kayong moment. Pero most of you guys, mas straightforward kayo with your feelings at kung anong gusto nyo. Pero kami kasi mga babae, alam mo yon, parang may mga ano pa kami, may mga reservations and whatnot pa kami. Kaya ang hirap hulaan kung ano ba ang pwedeng taktika dito sa babaeng ito. Kung dapat ba, gusto nyo ba yung hahabulin siya? O gusto nyo talaga na pag sinabi niyang leave me alone, leave me alone talga. So ako na ang sasagot, Popoy. Mahirap sagutin ang tanong na yan. Mahirap talaga. Mahirap. Or hindi. Sabi nga nung case basis. Yes, yan nga yung sagot din ng nung tatay ni Noel, case to case basis. Kahit yung investment niyang iniisip na bahay, 'di ba? Alam naman talaga natin na ini-invest niya 'yon not for himself only but for his future wife at ang inaay niya pa rin ay yung ex-girlfriend niya. Na nababother na rin ang mga magulang nitong si Noel dahil, teka lang, it's been months. At ni walang development, magandang development sa pag-uusap ninyong dalawa. Ayon sa mga naririnig ko mula sa nanay mo. Diba? Yung mga ganyan. Teka lang na, huwag kang basta nag-i-invest. And then, alam mo sa akin yung pera na ipinahiram ni Noel? Okay. Sa akin dun sa usaping yun, ano? Although, syempre it's your money. 'Di ba na ipinahiram mo, inoffer mo, 'di ba? At malinaw na ay kinwento rin sa atin ni Noel na ibinigay niya. Para sa akin, tama pa bang pag-usapan 'yon sa mga ganitong klase at ipasok pa sa conversation? I don't think so. 'Di ba? What is given is given. Yeah. 'Di ba? Para sa akin ay hindi mo dapat kahit ikaw si Kath, 'di ba? Pinilit ba siya ni Kath na magpahiram ng ganung kalaking halaga para sa mga babayarin nila? No, ipinilit mo. 'Di ba? Ipinilit mo. Kaya para sa akin Noel, kung nakakadagdag sa stress mo yung pagpapahiram or pagbibigay kasi yung ginawa mo 'di ba? You must learn the difference between pagpapahiram at pagbigay ng halaga. Yeah. Yung sa'yo, ikaw ang nagpilit na ibigay yung amount na 'yon. Okay? Yung amount na 'yon. So, wala yan dapat. Hindi dapat yan mag-resurface sa kahit anong conversation matapos na malaman mo na meron ng boyfriend si Kat. Why? Bakit? Kasi nagmumukhang nanunumbat ka. Nagmumukhang binibili mo siya noong mga panahong yun na inoffer mo yung pera na yun. Diba? At ikaw ang magmumukhang cheap siyaan. Yes, magmumukhang, okay, ikaw yung mas may pera, but ikaw yung mas mababang nila lang dyan. Okay, kapag binring up mo pa yung usapan doon sa pagbibigay mo ng pera na pantulong sa kanila. Para sa akin, what is given is given. Tapos na yan. At in fairness, Popoy, parang wala namang balak si wala namang balak si Kuya Mogdowel na nahabulin pa yon. Oo, kasi, hindi naman sa ngayon, niya. Bea. Sa ngayon, Bea. Kasi, alam mo, hindi lang si Noel ang kakilala ko kasi na ganyan. Parang okay lang yun. Sige na, minahal ko naman yan. Binigay ko sa kanya yung mahal na mahal ko pa siya noon. Pero alam mo, minsan kapag kasi nagkakaroon na ng ibang nakakausap, may nakaka-impluensya na dun sa tao na okay na sana yung mindset, bumabalik.
may bumabalik, may nanunumbat, may naniningil, lalo kapag ka medyo may ano na rin, may bagong karelasyon. Ayan, yung bagong karelasyon pa ang mas gigil na maningil. May kakilala ko nangyari ganyan, Bea. Sinasamahan yung kanyang ano at sabi, pilitin mong kunin yung ibinigay mo, yung ano, kahit pa utay-utay na lang, basta ibalik niya yun, sa'yo yun. Eh wala ka nga dun nung nag-anuhan sila, no? Pero, well, I don't want to complicate na yung isipin ni Noel. Pero dun sa pera, pero para sa akin, ang maisusumbat mo, kung naghahanap ka man, hindi. Hindi ko naman sinasabi manumbat ka, Noel. Pero sa akin lang, ano, wag naman, wag ka manumbat. Pero sa akin, siguro valid din na sumama ang loob mo dahil sa dami ng pagkakataon na makapag-usap kayo, you never failed, Noel, to ask the right questions. Hindi naman na dapat siguro dumating na magugulat ka pa, na darating ka sa bahay, na meron na pala siyang bagong iba, and just two nights ago, magkasama kayo, at ang sabi ay masarap ka lang sa kama. Diba? Yun ang sabi kay Noel, eh. Masarap ka na sa kama. Temporary. Oo. Temporary. At itong isa, ano, permanente pero hindi masarap. Ganun ba yun? Parang, di ba? Both sides. Double blade yan. Parehong sugatan yung mga lalaki. Yung isa, ginagamit lang. Yung isa, pang, ano ba, face value lang. Di ba? I don't know. Pang parada. Yung isa, pang gamit. Yung isa, pang display. Ganun? Pwede ganon. At alam mo, feeling ko talaga, Popoy, eto naniniwala ako. Si Catherine ngayon, she's a broken woman. She's lost. Kasi walang matinong, nasa katino ang pag-iisip ang gagawa ng mga ganyang bagay. Iiwan mo yung long-term na boyfriend mo nang basta-basta, walang, alam mo yung matino at solid na dahilan. Tapos, magkakaroon ka ng panibagong boyfriend pero lalandiin mo pa rin yung ex-boyfriend mo na, alam mo yun, walang matinong babae ang gagawa niyan. So, it's either meron siyang, totoo yun, emotionally and mentally unstable siya, kaya niya nagagawa yung mga bagay na ganyan. Or talagang doon na lumabas, nung na-stress na siya sa pagkamatay ng tatay niya, sa stress sa mga bayarin, doon na lumabas yung evil in her, yung sama ng ugali niya, I don't know. But definitely, wala siya sa katinuan, etong si Catherine. At I feel like, Noel, alam namin, sinabi mo nga, mahal na mahal mo pa siya, although galit ka sa kanya ngayon, kaya ka nga galit na galit time sa kanya dahil mahal na mahal mo siya, di ba? Kasi kung hindi mo siya mahal, hindi ka na magagalit eh. Manhid ka na sa kanya, baliwala na lang yun. Pero I feel like, Noel, kailangan tanggapin mo na talaga, whether you like it or not, there's no other way. You just really have to stop na. Tama na. Kasi nagawa mo na lahat ng pwede mong gawin. Sabi nga ni Popoy kanina, bugbog sarado ka na. So I feel like wala ka nang dapat ibigay pa. At kung meron ka mang natitira pang kayang ibigay, enerhiya whatsoever, i-reserve mo na yan para sa'yo. I-reserve mo na yan para, alam mo yon, makalakad ka pa, makalabas ka pa ng bahay, makapagtrabaho ka pa, makakain ka pa. I-reserve mo na yan para sa sarili. Makapag-OT ka pa, matupad mo pa rin yung pangarap mo na house and lot. So, house and lot. Diba? At mas ano, sabi nga nung tatay mo, no, magandang investment ang house and lot, period. And that's true. Kahit may pamilya ka o kahit para sa sarili mo, in the future magagamit mo yan. Uniko iho ka eh. Diba? Well, good for you dahil nag-iisip ka pa rin na magpatayo ng sarili mong bahay at hindi mo inaasahan na ipapamana sa'yo ng parents mo yung ganang kanila. And that's the right attitude. Noel, 'di ba? Doon mo na lang yun ni ano, yung energy mo medyo ilipat mo na nga, tama yung sinabi ni Bea, ilipat mo na sa trabaho mo, sa time para sa mga magulang mo. After all, iisa na lang yung tatay mo, iisa yung nanay mo, and luckily iisa ka rin na anak nila na mas siguro mas ma-appreciate nila, no, na mas madalas-dalas kayong magkikita, magkakasama-sama. 'Di ba? This is not your life. Your life does not end with Kath. Okay? Kath is is a chapter na nagtapos na sa buhay mo. Kung babalik man siya, hindi na ngayon. Kung babalik man siya,
bukas na yan sa mga susunod na araw, pero yung para to hold on to something na yung aasa ka pa rin na hindi, babalik siya. Yeah, it's okay. Pero mas maganda yung may pag-asa na may maayos na Noel na sasalubong sa kung sino man ang dumating bukas. At speaking dyan, no? Ngayon pa lang, Noel, on behalf of all the good, kind women, we apologize sa ginawa ng kapwa naming babae na si Catherine. Pero I hope you would realize and palagi mong tatandaan, hindi lang si Kat ang nag-iisang babae sa mundo. And ngayon pa lang, I'm sorry, mahal mo siya, pero sasabihin ko sa'yo to, maraming babae na mas higit sa kanya, na mas deserve doon sa pagmamahal na kaya mong ibigay, at yung mas magmamahal pa sa'yo ng higit-higit pa sa ginawa ni Catherine. Kaya sana wag mong isarado ang puso mo sa mga kung sino mang pwedeng bagong dumating, sa bagong pag-ibig, kasi nandun ang ligaya, sinasabi ko sa'yo, Noel. Huwag mong sayangin ang kabutihan ng puso mo. Pero not right now. Not agad-agad, definitely. Mm-hmm. You know, what you need right now, Noel, is rest. Rest from, you know, sa lahat ng mga ginawa mo, sa lahat ng mga pinagdaan mo, pahinga. Yun ang kailangan mo ngayon, paghihipahingang mag-isa at unahin ng sarili. Lagi natin sinasabihin, pero yun talaga, Popoy. Ang cliche pakinggan, pero yun talaga. Yeah. Unahin ng sarili, pagpahingahin ng sarili. Kasi yan. Alam mo yun, pero syempre, hindi naman pwedeng puro pahipahinga lang tayo. Ito pa ang isang magandang tanong para kay Noel. At siguro naglalaro rin sa isipan mo. Kasi sabi ni Julius Escanilla, kung babalik man siya, itong si Kat, yun ay kung gagamitin ka ulit. What if, Bea, ito. Maganda rin, I think this is a valid point, okay? Nangyari na yung mga yan. May confrontation, ganito na. Diyan, yan lang talaga ang papel mo sa akin. Sa kama lang kita nakakasama. May boyfriend talaga ako. May karelasyon ako dito. Okay? Nakilala mo na. Ex na kita. Okay. Papaano kapag ka si Kath ay kumatok ulit sa apartment, reminder lang, hindi niya kinuha yung susi, ha? Hindi niya itinapon, di tinapon ni Kath yung susi, o hindi ibinalik kaya Noel. Pero hindi, ganito. Tama pa ba na napagbuksan siya ng pinto sa muli niyang pagbabalik sa apartment mo? Kung mangyayari ulit, 'di ba? Magandang itanong mo rin 'yan sa sarili mo, Noel, kasi alam mo, minsan nananahimik na lang tayo, we're trying to move on, and then may text message o kaya may katok. Hi, nakalimutan ko magdala ng payong kahit may bagyo. Pwede ba makisilong? Kaya basa ako eh. Yung mga ganung style. Okay, whatever the style of kung sino man, tatanggapin mo pa ba? Hanggang saan pa ba? Sabi, masarap ka sa kama, pagbibigyan mo pa ba? 'Di ba dapat maging ano ka, dapat maging malinaw ka rin doon, Noel. Kung para sa iyo kasi ay sagrado yung ginagawa nyo. It's more than sex. It's kumbaga dalawang kaluluwa na nagyayakap, nagniniig, at umaasang mahal ang isa't isa. Kung 'yun ang nakikita mo habang ginagawa nyo 'yun noon, at kahit nung pumayag ka na magpagamit sa kanya, umaasa ka pa kasi noon eh na magbabalik siya. Pero ngayon, sana malinaw naman sa isip mo na, teka lang, baka maging vulnerable na naman ako, baka manghina na naman ako sa pag-move on ko dahil hindi makakatulong yun, Noel. Okay? Yung pagpayag mong muli. Diba? So, ang sagot ay, wag na. Wag na. Oo. Kahit pa ang idahilan niya eh, yun nga, yung wala kasi ako sa katinoan, hindi ko alam kung ginagawa ko, kaya I'm so sorry. No. Kahit sabihin niya. Tsaka, Bea, ganito yan eh. Ganito, Bea, mawawalan ka na ng respeto sa kanya. Di ba? Mawawalan ka ng respeto sa kanya. Dati, you're doing it for love. Now, you're just doing it for lust. Or, alam mo yun, parang magiging object, parang object na lamang siya, or object na ka na lamang. Di ba? Na, ano to, kailangan mo lang ako kapag ka may sex. Ang baba naman pala nung kalidad nung pagmamahalan natin noon. Di ba? Yun, at may naiwan, salamat, pero parang walang kwenta. Para akong babaeng bayaran, para akong lalaking, para akong lalaking bayaran na dito kakalabitin mo kapag kakailangan mo, pero kapag ka hindi, huyo ka sa akin. Parang ganun.
Diba? Parang, wag naman, kasi baka mawala pa rin yung respeto mo na rin kay Catherine. Mind you, minahal mo siya. And don't even think of making ganti, diba? Na befriending her, tapos gagamitin mo lang siya for the sex that she wants from you. Diba? Wag din, take the higher road. Diba? Take the high road. Ikaw na yung mas umunawa. Ikaw na yung mas umunawa. Oo. At sa madaling salita, stop na talaga. Putulin mo na lahat. Kahit pa kumatok sa pintuan mo at mag-sorry. Huwag lahat putulin at baka kung anong maputol, Bea. Huwag mo lahat. Kahit pa. Yung mga gagamitin mo, huwag mong putulin. Kahit pa kumatok sa harapan mo si Catherine at sabihin niya, I'm sorry, yada yada. Huwag na. Kasi kailangan maranasan ni Catherine consequence ng lahat ng pinagagawa niya sa iyo. So that's the only way para alam mo 'yon, matuto siya at magtigil siya at matigil na rin kayo kasi enough is enough. Tama na, nakakapagod na. Brutal na talaga. Yeah. Totoo 'yan. Tama na. Kaya tama na dahil 3:30 na, mga kapamilya. Maraming salamat sa inyong mga komento at Noel, sana binabasa mo yung mga komento rin ng mga kapamilya natin. Ayan, alam mo na kung ano dyan yung nagbibiro lang. Alam mo naman kung sino rin yung mga seryoso sa kanila mga komento at may tutulong sa'yo. Ayan, thank you Noel for sharing this unfortunate story sa amin. Pero talagang, at pagtitiwala sa Dear MOR, pero marami ang natuto mula sa story na to. Yes, definitely. At syempre, pasalamatan na rin natin, boy, yung mga nagsipagganap for today's video. Ayan. Maraming salamat, syempre, si Dan Capuchon bilang Noel. Yung napakabait na tatay kanina, si China Pops. Ang Kath, Jamie Rubio, si Ross, si Jag Kamat, si tita kanina, si Jackie Gian. O yung kapitbahay, ako po yan. At si Jonas Jocoloco, yung delivery boy po, si Makoy. At yung katrabaho, si Chan Palma. At ako po talaga yung na-stress ng bonggam-bongga dito sa pinadala ni Noel. At jumiyak din po kasama niya. Charot. At nag-edit po ay si Jocoloco. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you very much. Ayan, at syempre, tungkol nga, mabalik lang tayo dun sa ano, no? Sa susi ng, palitan mo na yung doorknob mo. Irigalo mo na lang sa kanya yung doorknob. Sabihin mo, Kath, hindi na ako pwede, pero itong doorknob, baka, bala ka. Enjoy. And total, nasa iyo naman yung susi. Ayan, para makakalikalikot niya, ganun. Ayan, kaya... Ayan, bahala ka dyan. Mga kapamilya, nakasama nyo nga po kami next week ulit. Magkita-kita po tayo. At syempre, ang MOR Rewind natin tomorrow, no? Sa Alto app at 3 p.m. Makasama nyo po ako dyan at ang inyong mga paborito mga awitin. Maganda ang lineup natin as always. At syempre, mga Dear MOR stories natin sa Spotify at sa Apple Podcast. Ayan, supportahan po ninyo yan. Magti 24 million streams na tayo. Yun, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman po, Gorgeous B, Bea Bells. At ang lagi namin paalaalay, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, stay in love and stay happy.